Grapes leaves preservation. So, hi guys, for today's video, magpre-preserve tayo ng grapes leaf. So, ito na yung mga pinitas ko. Tinanggal ko muna yung mga tangkay niya. Tapos, in-arrange ko siya na magkapatong-patong ng ganyan. Ganern. And then, maglalagay tayo ng tubig na mainit para maluto ng konti yung dahon ng grapes. So, ayan. Pupunuin ko ng tubig. Tapos, mga 3 minutes lang kailangan nating hanguin. Ay, sabi yung pinagsasabi ko. Basta yun, tatanggalin na natin yan. Tapos, mag-start na tayo mag-roll. Lalagyan ko muna ng asin. Mga 5 piraso na magkakapatong. Tapos, lalagyan ko siya ng asin. Doon mismo sa may tangkay niya. Hindi ako maglalagay ng asin. Tapos, i-roll ko na siya. Saka nag-roll ng lumpia. Doon yun, repeat the process. I-roll, maglagay ng asin, i-roll. Maglagay ng asin at i-roll, yun lang. Madali lang siyang gawin, guys. Ang importante lang, lagyan na talaga siya ng maraming asin para hindi siya masira agad. Tapos ayan, medyo madami-dami na akong na-roll. So, kukuha na ako ng garapon. So, ayan, lalagay ko na sa loob ng garapon. Isa yun ang ipasok. At didiklikin ko siya ng maayos ng maraming makalagay. Dito, mahilig mag-preserve ng mga food kasi nga, tuwing winter, mahal yung mga gulay. So, tuwing summer, nag-preserve na kami ng mga food. Katulad ng cucumber, sili, nag-preserve kami noon. Gumagawa kami ng mga jam tuwing summer. Tapos, pag napuno nyo na yung garapon, lalagyan na lang natin siya ng tubig. Pupunuin natin siya ng tubig. Yung tubig po is malamig. Hindi po mayelo. Yung tama lang. So, punuin lang natin yan. And then, tatakpan na po natin. Siguraduhin wala siyang singaw ha. Yung mahigpit talaga yung pagkakasarado nyo. Kasi pag may singaw, masisira siya kaagad. Anim ako na garapon, tatlong maliliit, tapos tatlong malalaki. So, nakabaliktad dyan, guys, kasi para makikita mo kung may tumatagas ba na tubig o wala. So, yun lamang po, guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and press the bottom bell for my next video. See ya! Bye!